Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I will show you on how to fix this problem. So if you are using a flash drive and you have encountered this kind of issue, I assure you that this video will help you to fix it. So please keep on watching. Okay, unang gagawin natin is to insert the flash drive into a USB port of the computer. So you should find a USB port in the front, back, or side of your computer, but the location may vary depending on whether you have a desktop or a laptop. In my case, I am using my laptop. Okay, so this is the indication that I already inserted a flash drive into my laptop. So, close lang natin ito. Okay, our concern here is copying files from computer to our flash drive. So we need to know if how much space left on our flash drive. So kailangan natin i-check ang capacity or size ng ating flash drive bago natin ito gamitin. Okay, para ma-check natin, hanapin lang ang computer icon. So ito yung computer icon niya. So double click. Yan. So, ito yung mag-pop up na window. So, ayan yung flash drive natin. At kita nyo naman, walang laman yung flash drive na ginamit ko ngayon. Double check pa natin. So, this folder is empty. So, wala talagang laman yung flash drive. So, 14 gig. Malaki-laki na rin yun. Okay, back lang natin and then minimize. Okay, after natin ma-check yung space ng ating flash drive, so alam na natin ngayon kung kasya ba yung files na ililipat natin doon. Then, kung na-check na natin ang space ng ating flash drive, need din natin i-check ang size ng files na ililipat natin doon. Kung hindi ba ito mas malaki kaysa sa space na available ng flash drive. Dahil kung nagkataon, hindi natin ma-transfer yung files na gusto natin i-transfer sa ating flash drive. Okay? So, paano ba i-check yung size ng ating files? May inihanda akong dalawang videos na ililipat ko or i-copy ko doon sa aking flash drive. Okay, just select your files na gusto mong i-transfer doon sa iyong flash drive. Then, right click, click properties. Yan. So, yan yung size ng ating video. 598 MB. So, kasyang-kasya siya sa ating 14 gig flash drive. So, click lang natin OK. Then, i-copy na natin. Right-click ulit. And then, send to. Then, select yung flash drive na kinagamit natin. Just click. Yun. So, hintayin lang natin matapos yung pag-copy ng ating video. Okay, next naman natin yung isang video. Ganun pa rin yung process. Right-click. Click properties. At ito yung size niya. So, yung size na ating pangalawang video is 5.46 gig. So, kasyang-kasya pa rin sa ating 14 gig na flash drive. Okay, just click OK. Tapos, right-click ulit para i-copy natin. Send to and then select flash drive. Oops! Okay, so ito na yung problema or issue na kailangan natin ng solution. So, ito na yung pinakahihintay niyong moment. The moment of truth. Charot. Okay, in order to solve this problem or issue, we need to format our flash drive. But before that, be sure na lahat ng files na nasa loob ng inyong flash drive ay naka-backup. Dahil kapag nag-format tayo, mawawala yun lahat, as in delete all talaga. So be sure na nakapag-backup kayo ng inyong mga files. So pwede nyong i-transfer muna sa inyong desktop. Kapag okay na, so i-transfer nyo ulit sa inyong flash drive. Okay, unang gagawin lang natin is right-click yung flash drive, then click format. Okay, ito yung lalabas. So, makikita natin dito yung capacity ng ating flash drive, which is 14.3 GB. And then,
Yung next is yung file system. So ito yung format na pagpipilian natin for our flash drive. As you can see, ang format ng flash drive natin ngayon ay naka-default na FAT32. First is in TFS. So what do you mean by in TFS? Naging tapat, ferrocyanide? Hindi o. Hindi pala. It stands for New Technology File System, ideal for internal drives. So if you want more information about this file system, you can ask Maring Google. Okay. Next is FAT32. Ano ba ibig sabihin ng FAT32? 32 na pero FAT pa rin ito, walang jowa? Hindi o. Hindi pala. So, FAT32 is a file allocation table 32. Kaya siya naka-default because it is compatible with all versions of Windows, Mac, Linux, game consoles, HDTVs, bootable disk, and practically anything with a USB port. So, compatible siya sa lahat ng versions. But, cannot store a single file which is larger than 4 gigabytes. So, ito yung dahilan kung bakit hindi natin ma-transfer kanina yung video kasi 5 gigabytes ang size. So, 4 gigabytes below, walang problema basta may space na available pa yung flash drive nyo. Lastly is XFAT. So, anong ibig sabihin ng XFAT? Yung X mong FAT? Hindi o. Hindi pala. It means Extended File Allocation Table. It allows users to store files much larger than the 4 gigabytes allowed by FAT32, meaning no realistic file size or partition size limit. O diba? X mo na nga pero ginagamit mo pa. How sad. Ouch. So obviously, ang pipiliin natin ay yung XFAT format. So, click lang natin ang XFAT. In allocation unit size, wala tayong gagalawin dito. So, naka 32 kilobytes na siya. Click lang natin kahit saan. Next is volume label. So, ito yung magiging name ng inyong flash drive. Sa akin, ang ilalagay ko lang ay yung name ko. Next is format option. So, dapat naka-check ang box nito. Dahil kapag hindi ito naka-check, nakuhabutin kayo ng ilang taon para matapos. Next is, click lang natin yung start. Okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo na kailangan talaga naka-backup lahat ng files na nasa loob ng inyong flash drive bago i-format. Dahil mawawala talaga lahat. Then, click OK. So, diba ang bilis kasi naka-quick format tayo. Then, okay. Then, i-check natin yung ating flash drive. As you can see, nag-change na yung pangalan niya at wala na rin laman yung ating flash drive. Okay, try na natin i-transfer yung dalawang videos kanina with the same procedures ang gagawin natin. Okay, next naman natin yung isang video kung saan nagka-problema tayo kanina. And then dito natin malalaman if solved na ba yung problem natin or issue. That's all for today's video. Thank you for watching, guys. Sana nakatulong ang video na to sa inyo. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload ko. Thank you, and God bless. Bye-bye!